presentation.
inyo. Ibig ko malaman yung lahat. Nakasama niyo ako sa inyong sinapit na dalamhati. Tunungan mo po kami, Alcalde. Tunungan mo po kami. Huwag kayong mag-alala. Nagpatawag daw ako ng PC para magpadala ng request sa kanilang detachment dito. Gagawin namin ang lahat ng aming magagawa para sugpuin ang kawalang hiyan ng pagtalyon na yan. Bakit wala kang tinalaman ang kapala? Ang nangyari ba? Meron. Walang kasama ni Don Julio ang pinatay. Kasama siya ang mga at saka si Tata Hindo. Bakit hindi naman matitigil ang mga patayan niya? Yung nakaraming ko, si Tata Ponso. Pero naman eh. Ito si Legri. Hindi mo dapat ikalugot ang kanilang pagkamatay. Ang dapat na sa kanila, eh lipulit. Anselmo, huwag mo hayaang maghari sa iyong buwan. Patay na sila. Alam ko masama ang loob mo sa mga taong yan, pero... Ba't hindi siya sama loob ko? Lupa yung itay. Lupa yung naminalapan niya sa kanyang mga ninuno. Ano ginawa nila? Hindi ba sama-sama silang tumistigo sa hukuman? Na hindi ro amin yon? Yan ang dahilan ng maagang pagkamatay ng aking mga magulang. Ngayon, sino ang nakikinapan sa lupa na yan? Hindi ba si Dorulio? Pero ano pa magagawa mo? Mag-init man ang ulo mo, may babalik pa ba na wala sa inyo? Hindi nga, Lagrin. Pero hindi mo mayayari sa akin na matuwa ko sa kanilang pagkamatay. Pambihira ka, oh. Anselmo, totoo ba yung mga usap-usapan ng taga rito na ang utak daw ng mga patayan yan eh, si Commander Panta? Kalokohan. Hindi magagawa ni Commander Panta yan. At sa panig siya na mahihirap. Natatakot ako. Baka pati ikaw eh. Mahirap lamang tayo. Hindi tayo maaaring madami dyan. Kasama. Ano ba itong nadidinig ko na ayaw niyo raw pumasok sa inyong mga trabaho? Inuunawa ko kayo. Unawahan niyo naman sana ako. Kung ano man ang inyong dahilan, sabihin niyo sa akin. Pag-usapan natin yan. Pwede naman natin pag-usapan niya. Talaga mahirap pag-usapan ng mga tao yan. Julio, makinig kayo lahat. Kapag bukas, hindi kayo pumasok sa trabaho. Ni isa sa inyo, walang pasasagurin. At mapipilitan kaming kumuha ng mga tao sa karatik po. Tandaan niyo yan! Hinahala mo, Tiago. Ay, Don Julio, gusto kong magtrabaho ang mga kasama. Eh, dahil lamang sa patayan na ganap, natatakot po sila. Ano pa ang dapat yung katakot? Kumuha na ako ng karagdagan dalawang full security guard! Julio, 30 na po ang dumating. At nagpalagay na ako ng mga tao sa lahat ng kooperahan natin. At ipinangangako ko, hindi na muling magagawa ni Panta ang ginawa niyang pagsalakay dito. Kayo naman pala eh. Ano pa yung hinihintay ninyo? Ano? Pag-uusapan ho namin. Tayo na mga kasama. Hangin! Alam mo, binibigyan ako ng malaking problema ng Commander Panta na yan eh. Oo, maraming mga asyenda sa lugar nito. Sa kalayaan, sa malupa at iba pa. Ang sinalakay ni Commander Panta at ng kanyang mga tawan. Pero nunca, ni minsan ay hindi niya pinakialaman ang asyenda nito. Bakit ngayon, biglang sinalakay ni Commander Panta ang ating mga kasama? Hindi tayo dapat magtiwala sa mga tulisang yan. Wala akong sinasanto mga demonyong yan, kundi sa lupi. Kinakailangan mo order na tayo mga armas, Julio, para masugpunan natin ang panliligalig ng pantang yan. Oo. Sa labas,
Sa palagay ko, magwawakas na rin ang paghahanap mo. Ayon sa report ng Gito, ang leader ng mga tulisan na nagmasakal 3 taon na nakakaraan ay si Commander Panta. Siya ngayon ang kinikilalang kilabot ng Sierra Madre. At ayon sa uling balita, doon sa kabundukan ng Laguna sa nagkukuta. Ito na ang pagkakataon, hinihintay mo labas lo. Magmula ngayon, ikaw ay makikilala sa katawan ni Carlo Mondragon. Ang taong ito ay dating masugid na aktivista. Ngunit pag-iisang taon na siyang patay. Walang nakakaalam nito dahil sa pulang China siya na mayapang. Maselan at mapanganib ang lisyong ito. Kapatagan ang loob at masusing pag-iingat ang tanging kaagapay mo. At gagawin mong pakikipagpapalaran. Carlo? Linda? Kailangan na ipakilala kita sa aking mga magulang. Wala silang kinalaman tungkol sa iyong misyon. Maari silang mabigla kapag sinabi mo sa kanila ang ating binabalak. Kasal? Nahihibang naman, Linda. Hindi na may alam kung saan lupa lang galing ang lalaking yan. Ngayon sasabihin mong, magpapakasal kayo? Ate ko naman lalaki. Niminsan hindi ka namin nakita kung magkitang ligaw sa aming anak. Pagkatapos ngayon, bibiglan mo kami? Kasi inay, abala lang siya sa kanyang pag-aaral. Napag-sundoan namin, napag nakatapos siya, sa kanilang kayong matatapat sa inyo. Ang ibig mo sabihin eh, matagal mo nang kilala ng laking. Teka, ano nga ba pangalan mo? Carlo Mondragon ho. Saan mo nga siya nakilala? Sa isang party ng summer vacation. Nakita mo na? Walang yaka? Nagbakasyon ka lamang? Pagkatapos na ito, may katimang ka na, hindi ka man lamang nagsabi sa amin? Inay, nasa hustong gulang na ako. Lalong masama kung sa labas kami magtatagpo. Tingnan mo kung magsasabi sa akin yan ang babae ito, Miguel! Tama na! Miguel! Tama na! Ikaw masyado ka maluwag sa'yo, manak. Nagbakasyon-bakasyon mo sa Manila. Ngayon, baka nagdadalang taon na ang iyong anak. Hindi ako papayag. Hindi! Yan ang hindi maaaring mangyari. Hindi ako maaaring maniwala na wala nang magkita sa inyong dalawa. Kaya sa lalo patuloy panahon, ipakakasal ko kayo.
Sandali lang, kaibigan. Bakit ba? Sisigilin kita. Sisigilin kita! Ha? Ano bang nagawa ko? Pinago mo sa akin si Linda. Iusapan kami na kami ang magpapakasal. Ngunit, sinira mo aking kinabukasan. Kaya, papatayin... Papatayin kita! Papatayin kita! Bitiwa mo ako! Bitiwa mo ako! Bitiwa mo ako, puta! Papatayin kita!
Marunong ba magmano ang aktivista? Aba na. Pumasok ka. Linda, pumasok ka sa iyong kwarto. May pag-usapan kami ni Carlo. Tay, kung ano masasabihin niyo kay Carlo, eh dapat ko rin malaman. Asawa ko siya. Asawa mo siya kanina. Dahil siya ikinasal kayo. Pero ngayon ako nagsasabing, magkikiwala kayo dawa! Ato naman. Tinatanong mo ba? Isang malaking paninil lang ang ginawa mo sa akin, ha? At hindi namin maripuwisintihin. Ay, naman! Tumili ka lang. At ikaw naman, kung pinangangat mo, ginagas mo sa handa, pwede namin sa uliyan. Ayun na, hindi naman sa pagkain na mesa. Daging mo lang, ipagbalot mo! Inay, kung maalis ka, nasasama ko sa kanya. Hindi niyo kayo maaaring paghiwalayin. Walang yaka! Smile! Tama na! Nang mamatay ang ating anak na Kirbel sa pagiging isang aktivista, pinaalam ko sa lahat na itinulong pa akong kinasal niya. Pagkatapos niya yun, ang aking anak ay mag-aantawa na isang aktivista rin. May nakikilala ka bang Roel Santillan? Bakit mo na itanong? Boyfriend mo? Narito siya, Linda. Paano nangyari yun? Kamakailan lang sumulat siya sa akin. Babalik siya rito after 6 months. Nasaan siya ngayon? Nasa stockade. Stockade? Bakit? Kanina'y pinagtangkaan niya akong patayin. Dadalhin siya ngayon sa Maynila. At pansamantalang itatago hanggat hindi natatapos ang ating misyon. Alam kong napakalaking pagpapakahirap ang ginagawa mong ito. Maging sa paningin ng iyong mga magulang, lumalabas kang masamang anak. Carlo, alang-alang sa kapatid ko, nakahanda ako sa anumang pagsubok. Matatag din ang paninindigan mo, Linda. Ngayon pa lang ipinasasalamatan kita sa ginagawang pagtulong sa amin. Teka, may iba ako ng usapan. Patong-patong na itong problema mo eh. Pati sa ating dalawa eh, nagkakaroon ng problema. Anong problema yon? Iisa lang ang kama sa kwartong ito eh. Paano tayo matutulog? Hindi problema yan. Diyan ka sa kama, dito ako sa sahig. Maglatag lang ako ng banig. Bawag. Diyan ka na sa kama, sa sahig na ako. Hindi na, kaya sa'yo, bisita ka namin eh. Bahay namin to, kaya dito ako sa sahig, dyan ka sa kama. Hindi, para hindi magulo, no? Ngayong gabi, sa sahig ka. Bukas naman ang gabi, sa kama ako. Oo, oh, sige. Sige. Aba, teka. Parang rin na. Dalawang gabi ako sa sahig. Ha, de, sa kama ka ngayon. Lagring! 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 Buksan mo pinto, dali! Naku, Lagrin, nakalaya na pala yung manugang ni Mang Miguel. Yung ba ang bagong kasangan dinampot ng PC? Akala ko tuluyan ang makukulo eh. Mabuti naman kung ganon. Pero nakakaawa pa rin si Linda. Biro mo naman, araw ng kanyang kasal eh. Malaking kahiyan yung nangyari. Oo. Aktivista pala yung naging asawa. Okay kayong dalawa. Pagsiwi na kayo at pamalitan ninyo sa buong bayan ang nasagap ninyo. O sige ha, matutuloy. Oo, oo, oo. Sige, Lagrin ha. Oo, tayo na, tayo na. Alam mo, Lagrin, hindi ko rin kinahihiya ang pagiging aktivista niyan si Carlo. Hangaks lang yan eh. Tahimik, magino, pero isa palang makabayan. Hindi ba si Mang Miguel galit at galit sa mga aktivista dahil dyan namatay yung kaisa-isang anak niyang lalaki? Tapos ngayon, aktivista din pala yung naging manugang niya. Oo nga pala. Sa luwa yata na sabi ko ah. Kung talaga siya ay makabayan, hindi niya dapat tanggapin ang alok ni Don Julio na magtrabaho siya sa asyenda. Ah, Alagrin, mabuti pa, matulog ka na, ha? Papanaw lamang ko sa baba, ha? Ah, sige. Magandang gabi, Kate Alma. Origo! Magandang gabi. Dante, kailan pa kayo bumaba?
Kanina pang hapon, bago kumagat ang dilim, kamahon na namin pinuntahan eh. Ano ang bagong balita? Nakasamsam tayo ng mga sandata. Limang mahaba, mga bala, dalawang kaon na sumasi. Magaling. Kailangan natin yan. Siya pala. Tamang-tama ang pagkakadating ninyo. Meron akong gusto itanong sa inyo tungkol sa isang aktivista na ang ngalan ni Carlo Mondragon. Kilala mo siya. Carlo Mondragon. Narinig ko na yung pangalan niyo. Pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon magkaharap eh. At kung hindi ako nagkakamali kasama ng Salmo, yan ang kumikilo sa hanay ng mga obrero. Malaki isa ba yan? Hindi naman. Pero kilala. Di ba nakulong kayo? Laya na. At nakasawa pa na taga rito na si Linda, na anak ni Mang Miguel. Ha? Ganun ba? Hmm. Sana magkaroon kami ng pagkakataong makilala siya para matiyak ko kung siya. Hayaan mo, gagawa ko ng para makita kayo. Teka, sikain na ba kayo? Tapos na, oh. Sige, hindi na ako magtataga. Sige, kasama sa mo. Ingat kayo, ha? Narito ako. Tama ka sa amin niya, hindi. Hindi lang, kaibigan. Kasama na lang ba ako na hindi ko alam ang berlan. Huwag ka magsasalta na ganyan, ha? Huwag mo sabihin na i-clearance ka. Wala kami pakialam sa pagiging aktivista mo. Huwag ka naman magsalta na ganyan, kaibigan. Wala naman ako yan. Kung inaanapan pa kami ng warang, hindi uso rin yan. Tayo ang gusto mo. Tama ka sa amin. Utos ng Donulo. Tara. Ay, nakuwewa ko nga ba? Yan ang hirap, hindi mo lubos na alam ang pagkataon ng napangasawa mo. Abe. Kung pinili mo ba naman, ihitin mo ang taga ito. Hindi mo sasapitin ng ganyan. Ang inaalala ko eh, baka bukas makaluwa, pangkat na ni Commander Panta, abuwa para kunin siya.
kulang ang karga natin, ano? Oo, konti. Selmo? Bakit? Okay, Mandragon. Sandali lang. Pag wala ngayon, pagkatapos ng morning inspection sa planta, dito ka na magre-report. Malawak ang direktoryong nasa sakupan mo. Kaya walang patid ng rekurida. Alamahan? Boss, ang pagkakaalam ko sa opisina, doon ako pinadidistino sa outpost sa may planta. Yan ang pagkakaalam mo. Pero ang hindi mo lang, kayo lahat ay magdadaan sa akin. Kung saan ko kayo gustong i-destino, yan ang masusunod. Nareklamo? Wala, sir. O sige. Hindi ka naman siguro malulungkot dito. Kung nagugutom ka, kainin mo na lang mga kopa dyan. Okay, Mondragon. Isa pang paalala. Tatlo lang sa mga dinistino ko dito ang pinatay ng mga tulisan. Huwag mong pabaya maging pangapat ka. Talasan mo ang iyong mga mata. Sa inyo. Forme azul. Kakulay ng langit. Pero sa akin, sa palagay kay mas babagay sa iyo yan, kung yan ay kulay berde. Kulay berde? Oo. Bakit? Kakulay ng ahas. kasama ang Selmo, dito rin ba kayo nagtatrabaho? Nagtatrabaho? Ang ibig mo ba sabihin ay naglilingkod dito? Ganun na nga. Kasama ang Ponso. Tayo ba'y manggagawa dito? Insultong ba ako? Oo nga't nagdi-deliver tayo mga kopra rito. Pero kailanman hindi tayo naging taon ni Dulio. Narinig mo na ang kanyang kasagutan. Alam mo kasamang Carlo. Magkaiba ang bakod na namamagitan sa ating dalawa. Ikaw ang manggagawa. Ikaw pati na yung mga kasamahan ay may tutuling na ahas na tumutuklo sa aming mga maliliit. Alipin ay binubusawis pa. Malaman ang sinabi mong yan, kasama. Ngunit hindi kaya kayo nabubulagan lamang sa masamang hinala niyo ka, Don Julio? Nabubulagan? Sa sinabi mong yan, pinatunayan mo lamang na talagang magkaibang ating paninindigan. Takas ang sasabihin ko sa iyo, kinihiya kita na ikinaging kabaryo ko. Kung minamasama mo ang pagtatrabaho ko rito, wala akong magagawa. Pero lalo namang mahirap kung magugutom ang pamilya ko. Magugutom? Hindi mo ba alam kung gano'ng karami nagugutom dito ng dahil sa kasamaan ng matandang yan? Naturingan ka pa ng mga aktivista, naninilbiyak sa mga ulupong. Mag-ingat kayo mga kasama, baka magsimbungin sa kanya amo. Teka mga kasama, ba't naman dyan nauwi usapan natin? Pinapaliwanag sa lugar namin. Ikaw pala mga ahas. Ahas na dapat tsumpahin at panginagan. Sandali lamang, Carlo. Huwag mo kong talikuran kinakausap pa kita. Huwag mo ipangas sa may baril ka. Hindi uso dito yan.
na yata tanggap. Hindi ako makapapayag na si Don Julio lamang ang makikinabang ng mga inaanin niyo rito. At ang naiiwan sa inyo yan ay bao. Bao na ginagawa ninyong uling. Kung kayo minamalas-malas, napapasobra ang pag-atong ninyo. Ano man titira sa inyo? Abo! San Selmo, naligoy yata ang magiting naalagan ni Don Julio. Kasamang Carlo, mali yata ang bakod na pinasukan mo. Ang bakod ninyo sa kabila. Alam ko. Pero ikaw talaga ang sadya ko. Bakit? Minsan ay nabanggit mo sa akin na hindi usong pa rin dito sa inyo. Kaya, iniwan ko naman sa bahay. May laman ang sinabi mo. Kung gayon, Carlo, tama ang bakod na pinasukan mo. Huwag kayo makikialam dyan, ha? Doon tayo sumalog yun. Thank you.
bakit? Ano nangyari? Anselmo, bakit kayo nag-aaway? Siya ang tanungin mo. Carlo, bakit? Wala ko, naulog lang sa ulitan. Wala, ginaluloko yung anak mo ay atin mo. May dugo lang yung pasahin na naman sakyan. Bakit naman nakipag-away ka pa kay Anselmo? Wala naman siyang kinalaman sa misyon. Hindi mo masasabi, Linda. Maraming kumakalat na balita na si Anselmo ay kadamdamin ng mga magsasaka. At ang mga magsasakang yan ay maaaring tinatangkilik ni Commander Panta. Kaya kung totoo ang balita, si Anselmo magiging tulay natin upang matuntun si Panta. Mag-iingat ka, Carlo. Subalit ang masasabog sa inyo. Dalawa na ang kulay ng aking buhok. At sumanda na akong kasama ni Don Julio. Pero kailanman ay wala akong nalaman na nagradyado tayo. Hindi po sinututulan ang mga sinasabi ninyo, Tata Romain. Pero ang sinasabi ninyo ay noong panahon pa ng mga Kastila, iba ho ang pamumuhay ng ating mga ninuno at iba ho ang pamumuhay natin ngayon. Tama ho ang sinabi ni Anselmo na tayong lahat ay pinagsasamantalahan ni Don Julio matandang ninyo. Pinagsasamantalahan tayo sa ating pagiging mangmang. Bakit? Sapagkat nabibilang lamang sa atin ang marunong bumasa at sumulat, lahat tayo ay walang pinag-aralan. Wala tayong progreso sa ating buhay. Ayan. Ayan si Anselmo. Siya na makakapagpatuloy sa inyo ng lahat ng mga sinasabi ko sa inyo lahat. Ah, mabuti dumating ka, Anselmo. Ayan mo. Ako ang magpapaliwanag sa kanila. Ah, batid. Matagal ko na sinusubaybayan ang mga kategoryang gagaganap dito sa ating ngayon. Hindi ko konting panahon ang aking ginugol para mapatunayan ko lamang sa inyo ang ginagawang pagkamkam, pangaapi ng dumuling dyan sa atin. Kayo! Ikaw! Maging ako! Tayong lahat! Kulang na lamang na magpapawis tayo ng dugo para mabuhay natin ang ating pamilya. Pamumuhay na ikaos! At kulang sa lahat ng bagay sa kabila ng aking labis sa pagtrabaho at paghihirap. Ngayon, imumukayod ko sa inyo na tayo'y magkaisa sa isa, magkabuklod-buklod. Ano? Pabagal sa mo! Sumasangayon ba kayo? Tara!
Ano ibig sabihin ng pagtitipon nyo gito? Gusto namin makausap si Don Julio. Kakausapin nyo na siya, isang patay lang ba kayo? Mahalaga usap ang mga maliliit ang lahat na to. Si Don Julio lang ang maaaring lumutas ng aming mga problema. Kung gusto nyo kausapin si Don Julio, sabihin nyo sa akin! Ano yun? Siya ang gusto namin makausap. Siya ko! Ano? Salmo? Pakasama! At handa naman akong pakinggan ang mga problema ninyo eh. Pero hindi naman sa ganitong paraan. Dinarandam mo namin, Don Julio, ang aming pagkakaisa, ang siyang nagbigay ng lakas ng loob upang idulot namin sa inyo ang aming karahingan. Bueno, Anselmo, ikaw, pati na mga kasama mong namumuno sa inyo, tayo sa loob. Doon natin pag-usap pa rin yung problema. Jose. Thank you. Ngunit ang hanap po namin, katarungan! Katarungan? Pagsuka na yung buhay, Carlo. Mali-mali ang ginawa mo. Napaganda ang pwesto ang ibigay sa'yo ni Don Julio. Nagpakasira ka. Ang sabihin mo, umiral na naman ang pagiging aktivista ng lalaki yan. Anong mukhang iharap natin kay Don Julio, samantalang binigyan niya ng trabaho ng dahil sa atin? Hindi ko naman kagustuhan ang nangyari, Inay. Pero sa palagay ko, nasa katwiran ako. Balungdot ang pangatwiran mo. Ngayon, kung ikaw naman ang balingan ng mga tauhan ni Don Julio, alam mo ba dahil sa ginawa mo? Nilapit mo yung sarili sa panganib. Magandang gabi po! Magandang gabi po! Carlo, sensel mo ito. Magandang gabi po sa inyo.
Magandang gabi naman sa iyo, Anselmo. Magandang gabi sa iyo, Carlo. Ikaw naman yata ngayon ang nagkamali ng bakod. Carlo, maaari bang kalimutan mo na magitan sa atin? Alam mo, nagsadya ako sa iyo rito sapagkat napag-alaman ko. Naiisa ang ating bakuran. Ano bang bakuran pinag-usapan niyo? Tumuloy ka, Anselmo. Ha? Huwag na ho. Napadaan lamang ako dito dahil sa gusto ko sana nangyayahan si Carlo sa meeting. Anong meeting? Yan ang isa kabisana ng mga kabataan. Ngayon na ba yun? Kung pwede. Sandali lang. Kanina pa ba kayo dyan? Bago lang. Katulad na may pangako ko sa'yo na ipakikilala ko si Carlo Mondragon. Carlo, si Rigor, at ang kanyang mga kasama. Rigor, mga kasama. Kasamang Selmo, maaari bang matanong ang kaibigan mo? Bakit hindi? Sige. Saan ang organisasyon ka ba kumilos mo? Sa estudyante muna. Kasama ang makabayan sa Diliman. Pero bago nagkatimbugan, nakalipat na ako sa Union. Ikaw? Sa kabataan makabansa ako nagsimula. Mag-UG kami. Manila, Rizal. Pero mainit doon at maraming problema. Buti na rito si Sierra Madre. Teka, saan ka pa nag-CS? Ikaw, saan? Sa Guagua. Pakipamuhay ako sa mga magsasakaroon. Kalinga, payaw naman ako. Tingnan mo nga naman. Magkakasama kayo pero hindi magkakilala. Isang malaking grupo ang pinagmulan namin ni Rigor. At marami rin sa akin mga kasamaan. Ang sumapit na malagim na kamatayan. Malagim nga, pero mabigat naman. Sabi nga naman ng kalbo, ang mamatay na naglilingkod sa mga reaksyonaryo ay kasinggaan ng pakpak ng manok. At ang mamatay na naglilingkod sa sambayanan ay simbigat ng bundok ng Sierra Madre. Karapat dapat tatawagin kang tunay na kalahi kasamang Carlo. Ang mga pangungusap mo ay nagpapahiwati. Naititunin ng mga Pilipino. Binabati kita. Salamat. Binabati rin kita kasamang Carlo. May iba ko, Rigor. Ang central government ba ng inyong kilusan eh may kinalaman kay Commander Panta? Wala kasama. Si Panta ay isang malupong gubat na sumisira sa magandang layunin ng ating kilusan. Siya ay isang pusakal na mga ngulimbat. Ang tanging layunin ng kanyang pangkat ay ang magnakaw at pumatay. Huwag kang magsalita ng tapos kasama, Rigor. Ang Sierra Madre ay maraming tinatagong kahiwagaan. Sino makapagsasabi na balang araw ay kakailanganin din natin ang kanyang tulong? Teka, teka, bakit ba yan ang ating pag-uusapan? Ang dapat gawin natin, ipagdiwag natin ang pagpasok ni Carlo sa ating bakuran. Di ba? Tayo na. Kasamang Selmo, payaw pa kami sa mayay. Sige, si Rigor na lamang isasama ko. Tayo na, pare. I'm
paano hindi makikilala din yan? Gabi-gabi dito sa bayan niyan. Alam mo, Carlo, natira na anak niyan dito. Tayo na nga. Ito na ang pinakaklas sa amin. Alam mo, wala ka naman ibang mapupuntahan eh. Okay ito. Sa amin nga, ugoy-ugoy lang. Konting babae, 4 kantos, ayos na eh. Pero dito, dito, marami ka mapagpipilihan. Kaya, sandali lang, maglilibot-libot muna ako. Teka, teka. Baka yung dadalhin mo kay Carly nagdaan sa'yo. Siyempre, bibigyan mo na bago niya. Bago? Buha, pagbaligo. Bahala dyan! Kaya mahalaga na misis mo. Lalo-lalo na ng biyanan mo na hindi mo makasundo na dito ka din lang. Paalam naman natin, meeting. Meeting? Eh talagang meeting naman itong ginagawa natin eh. Alam mo, Carlo, dapat pamisa-misa, kumakaluwa naman tayo sa ating misis. Lalo-lalo ka na, bago kasal. Hindi mo dapat sarayin si misis sa maagang pag-uwi. Kung sa bagay, ang selmo ng panahon ng demonstration sa Manila, dapat sana eh, nagsawa na ako sa mga babae. Pero alam mo naman natin siyang ganun, maraming pinagbabawal eh. Alam mo yung babae, ang babae ay ginawa niya para sa lalaki. Ang lalaki naman ay para sa babae. Hindi ba ayon sa Biblia? Kumbayo kayo at magpakarami. Yan ang ginagawa ko. Yan ang ginagampanan natin. Pare-pare, ayun na. Tingnan niya. Oh, Anselmo. Pumili ka na. Pambihira ka. Ba't akong pamimili mo? Ito ang ating panuhin pandangal. Bakit ako? Kahit na sino. Eh, ganun mo pala. Sige, Salmo, dito ka na. Ah, hindi, hindi, hindi. Sa akin to. Yan, yan. Mas maganda sa kanya yan. Ito naman si Alona. Hi. Sige, maghahanap muna ako para sa akin. Ay, pare! Para ka nakala naki, ah! Bakit ba? Kung wala kami ng ticket, eh, tinuro na yung babae namin. Akala ko, bintawin yun, eh. Ano ba yung gawin? Ano ka ba ito? Bugaw! Bugaw, pinagsasak! Itong mga nasira nyo, sino mong babayad? Bayad? Alam mo naman, empleyado lang ako. Maganda umaga din ho. May kailangan mo ba kayo? Kilala po ba ninyo ang taong to? Sino ito? Student leader ho yan na aktivista na sumama sa taong labas. Ang mister niyo nasaan?
Kahapon pa umalis eh. Nahabol ako ng mga pisi. Inay, pag may dumating na pisi, wala kayo nakita. Kali ko ba? Hoy, yung mga ibubunda! Hoy! Naku, mamamatay ako sa nervous ito. May taong pumasok yun na may baril, no? Oo! Nasaan siya? Wala ako! Okay, man! Search! Come on! Nagsisinuling ang babae niyan! May lalaki nakapasok dito! Nasaan siya? Wala ako! Bakit to, Sarge? May nakita kami lalaking pumasok dito! Nasaan siya? Wala ko, pero baka gusto niyo munang tumuli sa loob. Sumama ka sa akin, Rivera. Makakaalis na kayo, Sarge. Yes, sir. All right, man. Let's go. Mo ang laki yan. Pati kami, papahamak ko eh. Tayo naman. Ayos ka ba dyan? Tayo, Rigor. Doon ba sila nagdaan ni Tay? Ay, dyan. Ewan ko saan! Salamat, oh, Inay. Ano salamat? Ilayo mo lalaki yan. Ilayo mo siya. Mamamatay ako sa nervyos. Ilayo mo siya. Igor. Kasama si Elmo. Talagang maasahan pala natin si kasama Carlo. Siya ang nagligtas sa akin. Alam ko. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Isa kang tapat na kasama. Ang katapatan ko hindi para lamang sa kaibigan, kundi para sa ating adikain. Hindi ko may pagkakaanulong isang kapatid ko sa pananampalataya. Pinahanga mo ko. Alam ba sa ginawa mo? Maaaring pati ikaw ay napahamak. Ang kapahamakan ay tungkulin ng baptaong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ayaw kong usigin ako ng aking buti. Ayaw kong mabuhay sa kadiliman. Bukod na lumbalik na naman sa iyo ang dati mo damdaming kasama. Masuka lang dapat tungo sa landas ang pagiging dakilak. Lalong masuka lang landas ng mga ating katulad natin. Ngunit kung may kapanalig tayong katulad ni kasama Carlo, ay walang masukan na landas na hindi natin pwedeng tawirin. Sa pinasyon mong yan, bukas ang aming sumahan sa muli mong pagbabalik. Iisa ang ating layunin. Iisa ang ating pinaglalaban. Ako, sila, ay umaasa sa iyo na hindi mo kami bibiguin. Mga kasama, dinadaya ko lang aking sarili kung sasabihin ko sa inyo ang ayoko. Pero naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Ano pang pagkakataon? Saan nangyari yan? Mari pati ng mga Vietnamese suplo ko sa PC. Nanganganib ang buhay mo, kaibigan Carlo. Huwag silang magkakamali. Kapag ginawa nila yon,
Susunugin ko ang bahay nila bago ako umalis. Baka pati sila isunugin ko. Magandang gabi po, Kaminyong. Kaminyong? Ika-cancel mo ito. Tama na dun ulit, tumira. Sadali lang, natama ako sa inyo. Walang katiga ka. May palagay akong isa sa interview doon, Julio. Mabuti na yung nakahanda. Tama ko. Hindi maaari. Magpangalim ang aking lakad. Baka pati kayo madamay. Paano ko mo? Mag-ira lang sa mga tatay mo. Doon na lang kita pupunta. Kasama ka ba dyan sa mga taong mong dalas makapagkita sa'yo? Kasama ka ba? Oo. Paano wala? Para sumama ko sa kanila. Saan mo? Ano, Grim? Unawain mo sana ako. May tungkulin ako dapat kang panan.
babaeng magpakabuti kayo. Arigor, malaking demonstrasyon ang ginawa ng mga kasama sa planta ni Don Julio. Totoo ba yun? Totoo yun, Aling Ring. Dapat nga ako, nung araw pa nila ginawa yun eh. Pero ngayon lang nagising ngayon yung mga kabaryo. Mabuti naman at nangyari yun. Ngayon, alam na ng mga oligarte na ang matibay na panlaban ng maliliit ay ang pagbubuklod. Ngunit, anong magagawa ng magsasaka sa mga armadong tawa ni Don Julio? Sana, Miday. Kami po ay nasa likod ng mga maliliit. Handa kami buwis sa aming buhay. Umira lamang ang katarungan. Papa Rigor! Garanto rin siya yung kasama ang dyan mo! Bigla yata ang pagdating mo kasama. Alam mo, Rico, may dala akong masamang balita. Si kasama Minyong ipinatay ng mga hayop na alaga ni Don Julio. Ha? Sino? Yung leader ng mabubukid? Siya nga. Pinatay siya ng walang laban. Laganti tayo kasama, Sel. Magutos ka lang! Kahit ngayon din, susugurin natin ang planta ni Don Julio. Nakahanda kami lahat. Huwag kayo mapusok. Ang bawat kilos natin ay kailangan plano mo. Tangayaw ko sa'yo kasama. Nakahanda nga tayo lahat, ngunit mahina ating pesa. Kailangan pa natin natulong ng ibang unit. Hindi problema yan. Utusan ko sa kasamang dante sa pilila. At siguro naman, sa pagkakataon na to, hindi nila pagkakait sa atin ang tulong. Sagam na, Rigor. Pakala ko may naintay mo lang aking pag-uutos. Pinungunahan mo na yata ako. Hindi naman kasama, Selmo. Patawad mo na. Eh, sinabigla lang ako. Nana Miling. Pa? Paganda na nga po natin sila ng makakain. Opo. Ako, Selmo, dito na ako kayo tapos na ako kumain. Dito ka na. Wala ka. Banyan. Sam, takot. Sam, saan tayo? Kaya na, kaya na. Magandang gabi po, Commander. Bakit mo ba? Namili po kami ng gamot at pagkain. Nabalita namin na dito kayo. Kaya dumalaro mo kami. Gamot? Oo. Para kanino? Rafa! Bakit kasama mo siya? Commander, may sakit pong inyong anak eh. Kinakailangan makipag-usap siya sa doktor. Totoo ba may sakit ang bata? Oo. Nilalagnat ang anak mo. Kaya nga ako bumili ng gamot eh. Kung siya may sakit, bakit iniwan mo siya? Sana nagpabili ka na lang. Hindi ba may pinapigbiling siya? Huwag kang papapa. Kailangan sumama ako. Nag-consulta ako sa doktor. Kung hindi, maaaring mamatay ang anak mo. Sergio! Ando! Bumalik na kayo. Saan muna itong babae? Apo, Commander. Sige na. Bama ka. Ikaw si Commander Panta. Rigor, kung natatandaan mo pa, minsan sinabi ko sa iyo na ang Sierra Madre nagtatago ng maraming kahiwagaan. Si Commander Panta ay isa sa mga kahiwagaan niyan. Kahiwagaan? Eh, paano ating kilusan? Hindi ka maaaring mamuno sa dalawang pangkat. Okay, tinanggap ninyo bilang pinuno na inyong kilusan. Okay, mag-uutos sa inyo ngayon na pagsasanibigo ang ating dalawang pangkat. Paano mangyayari yun?
Cancelo yung mga bayan. Samantalang si... Kung ano man ang iniisip mo, Kiko. Kayo lahat ay nagkakamali kayo. Kasama ang dalawa! Kasama ang kayo mo! Bakit? Ang nangyari sa inyong bahay. Ang nasama niyo, pinatay. Thank you.
sinasabi niyan? Ba't ito dalulong papatay nila? Sir, luka ha? Sorry no. Kailangan ko ni Panta yan. Eh. Oo! Kailangan ko si Panta. Selmo, tawarin mo ko. Si Don Julio lang ang may kasalanan. Wala ko kasalanan! Bakit kinabi ko? Ang dahil kay Tiago. Alam mo na nangyari kay Labrin. Alam ko na. Mother, upis na ba namin? Kunin na lahat ang bagay na bagay kinimangan! Panta? Mangura ko tayo! Ikaw ba si Commander, Panta? Kamusta kayo riyan? Buti nga. Hoy, nandiyan si Cardo. Hoy. Kamusta? Hoy. Yung mga kasama kami. Marami kami.
Andon. Ha? Lilia. Kumusta si Eric? Mabuti na siya. Mando, gabutin niyo may sugat. At sabihin sa mga babae, mag-ayos ng pagkain. Sige na, dali kayo. Opo, kumande. Napakahusay yung pagkakapili mo sa utang ito kasamang Selmo. Rigor, tanda mo ito. Ikaw, pati na yung mga kasamahan habang kayo nasasakupan ang utang ito. Ang itatawag ninyo sa akin, Commander Panta. Opo, Commander. Alam kong pagod kayong lahat. Martin, samahan mo ang ating bagong kasama sa kanilang mga kubo. Opo, Commander. Siya nga pala, sandali lang. Makinig kayo. Mamayang gabi, ipagdiriwang natin ang pagsanib sa atin ng ating bagong kasamahan. Uubusin natin ang lahat ng nakakurakot ating alak. Pinapag-alala mo ko. Ito si Eric, pagkalakas-lakas, sabi mo nagluba. Nagagapan lamang ng gamot yan. Muntik na nga mapulmon yung batang yan, baka akala mo. Masyado ka naman nervyos eh. Lagnat-laki lang yan. Nelia, napapansin ko sa iyo na malamig ang pagsalubong mo sa akin. Bakit ba? Hindi naman. Baka mayroong hindi ka nagustuhan sa bagong kasama ko, sabihin mo lang. At ipalilipin ko ng buhay yan. Taong ito, ang ibig kong sabihin, sa hirap ng pamumuhay natin dito, eh nagsama ka pa ng mga taong maaaring maging pabigat sa atin. Baka ang tinutukoy mo ang kakanin ng mga yan. Nelia, marami tayong istak at marami akong dala. Ito ang tandaan mo, Nelia. Sa pamumuno ni Commander Panta, walang magugutom, walang maghihirap. At saka isa pa, darating ang araw na ako si Commander Panta tula ng iba. Ang siyang mumumuno sa buong Sierra Madre. Tandaan mo yan. Paalala lang kasama Carlo. Dito sa bundok, ang makialam sa asawa ng may asawa, napatay. Mga kasama, para yata tayong mga isda. Mula sa kawa ay nahulog sa apoy. Ang panunulisan, ang murakot, lahat ng yan, ito walang sa atin pinaglalaban. Naguguluhan din ako eh. Sinalikuran natin ating mga pamilya. Lumayo tayo sa isang burgis na karangyahan. Pangipaglaban na ating layunin. Ngayon, makikiisa tayo sa isang pusakal na tulisan. Totoo yan. Pero si kasamang Anselmo ay isang mabuting tagapagtaguyod ng ating kilusan. Hindi kaya ang dapat eh, ituwid natin ang kanyang nababaluktot na landas. Ang tulisan ay mananatiling isang tulisan. Kapag may hawak ang ganitong pwersa, kapag dating hawak mo ang sceptre at corona, mahirap na magbalik pa sa dating paglilingkod sa masa. Pero tayo malilid din ang kanyang karamay, nung panahon ng kanyang pagpapakabuti. Yun nga eh, pero niloko niya tayo. Maliwanag na ginamit niya ang ating kilusan para sa kanyang pansariling kapkanan. Eh ano ang dapat natin gawin ngayon, kasama Rigor? Sa ngayon, wala tayong magagawa. Pansamantala tayong makikiramdam. Magmamadyag. Ngunit hindi tayo sasama sa kanyang pangungulimbat. Tama si Rigor. Ano man ang mangyari, hindi tayo dapat maghiwalay. Paglalaban natin ang ating prinsipyo. Kung kinakailangan umalis tayo sa lugar na ito, gagawin natin. Yeah!
Naman ang pag-asa, Kuya. Matagal din ako naghintay. Napakasakit ng paghiwalay natin. Ayoko nang gunitain. Sinama nila dito sa kanilang kuta. Sa ginawa ni Panta, suko hanggang langit ang pagkamuhi ko sa kanya. Ngunit, kinalang niya ako. Pinadama niya sa akin. At sa kabila ng kanyang pagiging tulisan, isa rin siyang Maginoo. Dahil sa mga kabutin na ipinakita niya sa akin, hindi ko na siya naiwasan. Hanggang sa nangisilang ko nga si Eric. Paalamahal niya ako, Kuya. Alam mo na marahil ngayon na kami may anak na. At yan ang dahilan kung bakit hindi ako makaalis dito.
Dahil nangangamba akong hindi ko naman makita pa si Eric. Mahal mo ba siya? Maramot ang kanyang pagmamahal. Labis na nang ibabaw sa kanya, pagiging gahaman sa tagumpay. O kaya't pating kinabukas na kanyang anak ay kanyang nalimutan. Ngunit tiniti ako sa'yo. Mahal ko ang aking anak. Ipanatag mo ang inyong loob. Saka una-una ang pagkakataon, ihalis ko kayo sa lugar na ito. Dahil sa bahagi ng aking tungkulin ay kuning si Panta, patay o buhay. Leia! 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 Oh, bakit? Saan ka ba galing? Sa ibaba, nag-init lang ako ng tubig dahil magsisimpla ako ng gata. Bako? Opo, Commander. Bakit mo ginawa yan? Matagal na ako may gusto sa kanya. Hindi ko na mapigil ang aking damdamin. Bayawak, kung ikay may gusto sa kanya, dapat sana niligawan mo siya. Hindi ka dapat gumawa ng ganyan. Wag po, Commander! Mawawala po kayo! Mawawala kayo! Hindi na po ako ulit! Talaga hindi na po ako ulit! Sobrang pagkahayok mo, Bayawak! Nakalimut ka na ang nanay mo'y babae rin! Commander! Mawawala po kayo! Hindi na po ako ulit!
talagang hindi mo na magagawang ulit. Ikaw lang yan! Huwag po! Hawakang mabuti! Hindi na po ako ulit, Commander! Para awa nyo na! Ipirmi niya! Huwag po! Pasalamat ka, Bayawak. At hindi buhay mo pinutol ko. Dapat sana ipinatay kita. Para lumulisin nyo lahat. Ang sino man na lumabag sa aking kautusan ay hindi ko na patatawarin. Papatay ko na! Mapo ka na. Commander, nagpupulong-pulong ang mga aktivista at binabalak nilang umalis ngayon din. Nasaan sila? Sa Kambal na Batis. Oo. Rigor, ang lihim na papapulong-pulong ay sagisag ng kataksilan. Mag-iingat ka, Kuya. May nakapagsumbong kay Panta na nagpupulong-pulong daw ang mga kasamahan mo. Gusto naman namin magpaalam sa'yo ay hindi na namin ginawa. Dahil nasisiguro namin na hindi mo kami papayagan. Ang pagkaklase pagtitraidor. Alam nyo lahat yan. Ang salitang traidor ay angkop lamang sa mga taong tumatalikod sa tungkulin sa bayan. At ikaw, bilang si Commander Panta, ay kontra sa mga prinsipyong ipinaglalaban namin. Hindi ko kayo pipigilan kung nais nyo malis. Labang rigor, nangihinayang ako sa mga araw na pinagsamahan natin. Makaalis na kayo. Alis na kami kasama, Carlo. Kasama ko ba? May iwan ako, Rigor. May iwan? Di ba sabi mo nung hindi tayo maghiwa-hiwalay? Dinarandam ko. Pero may kanya-kanya tayong buhay at direksyon. May araw ng desisyon at pamimili. Sadya sigurong tinakdang maghiwalay muna tayo. Ang sinabi mo yan ay katwiran ng sandwag, Carlo. Tinatalikuran mo ang iyong inang bayan. Hindi ko gustong mangyari yan. Ngunit nagising na ako. Hindi baling tagurian ako isang buhay na duwag kaysa sa isang patay na bayani. Mabuti naman at lumabas ang tunay mong kulay. Sakang sagat sa aring dilawan. Tayo naman kasama. Hindi ka sumama sa kanila, kundi kasama ka sa impyerno ng mga demonyong yun. Pinapatay mo sila sa anong dahilan? Dahil ba sa hindi naniniwala sa iyong mga taong yun? Oo, isa yun sa mga dahilan. Sa mga nasasakupan ko, kahit na sino, kahit ikaw, ako lang ang magpag-uutos sa maaaring umalis o hindi. Anong karapatan mo magsalita ng ganyan? Yung mga taong pinapatay mo, lahat kaming nalilito ay maaaring sumunod sa iyong pinag-uutos. Ngunit hindi ikaw may may-ari na aming buhay. Diyan ka nagkakamali, Carlo. Ako si Commander Panta. Ang mataas!
Ako rin ang Diyos ng Sierra Madre! Ganyan ang paniniwala at damdamin ng mga taong uhaw sa kapangyarihan. Ngunit ang Sierra Madre, napakalaho ko pang yumuko sa maitim mong paglanasa. At marami rin taong katulad mo. Ang nangahas ko may nakapangyarihan sa pamamagitan ng isusubo lang. At kahit na uwak, ay hindi kayang lamuhin lahat ng patay. At katulad din ng uwak, baka hindi magkasya sa bibig mo, Sierra Madre, isuka mo. Sa sinabi mong yan, na hindi ni Mari kita ipapatay! Bakit hindi mo gawin? Sanay ka naman pumatay at magpapatay ng mga taong walang laban. Huwag banta! Huwag! Huwag! Kayo-kayo magkakasama! Kayo pa rin ba magpapatayan? Huwag ka mag-ila! Carlo! Maria Barata mo sa akin. Patutunayan ko sa'yo na hindi ako pumapatay ng walang laban. Nilusog kami ng mga PC. Napalay si Daong Palay. Magpalagay akong napasok kami ng taong loob. Yawa! Ang ibig mo sabihin, PC? Oo. Sigurado ko, kilala namin lahat ang aming mga kasamahan. Wala tayo. Bari yung napagkamula ng PC, na ang kuta namin ay kuta nyo. Ano napakamula sa sabi mo? Kasi yung, nilusogin kami ng mga PC. Pangalan nyo ang sinisigaw. Commander Panta! Kaya, posible yung napasukan kayo ng taong loob.
Uy! Baka mamatsyaga ka ng mga tauhan ni Panta, kuya. Bumalik ka na sa kubo mo. Tatakas kayo, Magina. Walang tao sa kubo. Kailangan pa ba antayin si Panta, kuya? Bakit hindi ka na naman sumama sa amin? Hindi ko maaaring talikuran na aking tungkulin. Alam mo yan, Elia. Ngunit mas mahalaga pa ba sa'yo? Ang mahalaga kapayapaan ng Sierra Madre. Ano man ang mangyari, kinakailangan makuha ko si Panta. At kung hindi maiwasan, papatay ko siya. Sige na, Nelia. Sabang may panumpa. Dali mo na yung bata. Umalis na kayo. Taulog! Taulog! Nelia, tumakas na kayo! Dali, Nelia! Ang pamilya ko! Dudurugin kung pinong-pino ang laman at buto mo! Umalis na sila, Panta. Pinaalis ko sila, Panta, para magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Walang magandang hinaharap dito ngayon, anak. Magiging tulisan lamang siyang katulad mo. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Anong pakialam mo sa kanila? Habulin sila! Meron, Panta. Ang iyong anak ay may bahagi rin ng aking dugo. Si Nelia ay kapatid ko. Kapatid? Oo. Carlo, sa ginawa mong yan, parang mo na rin pinatay ang kabyak ng aking katawan. Inalis na kaligayan at kinabukasan! Walang Panta! Kung sila ang kaligayan mo at kinabukasan, pabayaan mo sila. Sumama ka sa akin at suko mo yung sarili. Pati na yung mga kasamaan. Tutulungan kita. Makakamit ninyo ang wastong katarungan. Alam mo ba kapag pinilit mong gusto mo eh? Mamamatay ka? Alam ko. Pero una ka. Makikita ko ang iyong kamatayan. At mamamatay ako may karangalan. Di tulad mo. Wala.
Tama ka. Sa isang tulis ang katulad kayo talagang wala. Ngunit alang-alang kinig niya at sa iyong pamangkin. Ibaba mo niyan. Mauuli na siya. Sa asawa. Sa kapatid. Hindi sila mauuli na. Kung susuko ka. Huwag mo akong pilitin, Carlo. Lalabag ako sa batas ng Sierra Madre. Lalabag naman ako sa tungkuling sinumpaan ko. Talaga bang gusto mo magkasubukan tayo? Bayaw? Nasa sa'yo yan, Bayaw. Nasabi ko sa'yo batas ng Sierra Madre. Hindi mo ako naunawaan. Hindi kita maaaring unawain. Dinaramdam ko, Bayaw.